Yung kulay niya pala is para siyang orange, parang stock talaga ng ano, ng reborn. wait. So ayun mga chay, lumabas na yung pagka-brown niya. Then napaka goods, lumabas na rin yung wrinkle niya. Yun, napakaganda nito. Yo, what's up mga chay? Good day po sa lahat. So for today's content mga chay, simulan na natin yung pag-upgrade or pag-rebuild nitong Raider 150 reborn ng tropa natin mga chay. And then yung una natin gawin dito is re-repaint natin ngayon yung crankcase. Ayun, ito yung itsura ng motor na to ngayon mga choy. So naka-carbon rim to. Ayan. Naka-Kingo glow in the dark 1.3, 1.1 GRP swing arm V2. Then Keytec na lightning sprocket 415. Ayan, YSS G series na kulay pula. And then GRP gas tank version 2 ata yan, version 3. GRP tipos, stock handlebar, then naka 10A copy na ano, tawag dito, PA16. Then naka carbon front fender. Ayan. Then naka 8.1 formula caliper, 4-pot, same sa atin. Then naka quick release na switch. And then, ayun, natanggalan natin yung crankcase tsaka yung head cover mga choy. So ayun na. Tinanggal ko na kagabi. And then yung mga gold bolts pala nito is ginawa ko ng white. Ayan, white bolt na yung iba. So ito na lang yung mga hindi pa na ano natin na magic wiwi. So magic wiwi lang yung ginamit ko. Ayan, kunti na lang yung mga hindi natin na magic wiwi mga choy. And then nakaano din to mga choy, switch na bypass hose. Then DS4, dying cipher. Ito yung pipe ko dati mga choy, yung nabili ko second hand. So, nabinta ko na rin. Then, ito na siya ngayon. So, napaka goods pa rin kahit papano. Kulay blue. Then, ano pa ba? Ayan, naka GRP shifter. So, malaki-laki na rin yung nagastos nitong motor na to mga choy. Siguro nasa mga 50 ata or 60. Kung hindi ako nagkakamali, mas higit pa siguro dun. Dito na tayo sa crankcase. So, itong crankcase na to is kulay orange. Ayan. Itong wire na to is itatago ko na lang dito. Then ayun, itong gagamitin natin pintura mga choy, ang brand dito is Aika. So 250ml din to, katulad nung nirepaint natin sa crankcase ni King Bob. And then gusto ng mayari is medyo dark daw na pintura, so napili niya is chocolate brown, parang ganon. So ayun, umorder ako sa Red Octagon. So 250ml worth for halos 900 pesos yung bili ko dito kasama yung shipping fee. So kasyang kasya to dito sa crankcase. Meron pa tong sobra pero konti na lang siguro. So unang gawin natin dito mga Joyce, tanggalin natin tong pintura gamit itong strip sole. Ito timelapse ko na lang mga Joyce para hindi masyadong mahaba yung video natin. Ayun mga Choy, ilang minuto ko na siyang binabad sa ano, sa crankcase natin pero hindi tumalab. Ayan, wala. Hindi tumalab yung strip sole natin mga Choy. Palagay ko sira na to kasi matagal na tong nakatambak diyan sa ano, sa bahay. So sira na ata to. So magpalit lang tayo ng ibang brand. So ayun mga Choy, nag-PM ako sa may-ari, sabi niya hindi na lang daw tanggalin yung ano, yung pintura. So ayun, iliha ko na lang siya ng 240. So ayun mga Choy, all goods na. Tuyo na rin siya. Ayan, then tinakpan ko na yung mga kailangan takpan. Then ngayon mga Choy, tira na tayo ng top coat. Ay, ano pala, primer. Then yung gamit ko na primer is ito, Gilder. Ayan, epoxy primer gray. So bali dalawang patong ng primer to mga Choy. First is medyo mild coat lang. Then pangalawa is yung full coat na. So dalawang patong na primer at 10 to 15 minutes interval.
So, sigan ko tayo mga Choy. So ayan mga Joy, tapos na yung primer natin, dalawang patong. Ayan. So patuyuin na lang natin to, i-full cure natin to mga Joy. Yung 100% talaga yung pagkatuyo niya bago natin bughan ng wrinkled paint or textured paint. So good naman yung pagka-primer natin, makapal. Ayan, time check. So 4 PM na ng hapon. So bukas lang natin ito tirahin ng wrinkled paint para 100% is full cure talaga siya. So ayun. Ayun mga Choy, day 2 na. So all good sa yung primer natin. Ayan, na full cure na siya mga Choy. So 100% na yung pagkatuyo niya. So tuyong tuyo na talaga. Ayan. So saktong sakto din dahil napakalakas ng init ngayon. So ayun, bughan na natin ngayon ng wrinkled paint. And then yung pintura natin is ito. Ulitin ko lang yung brand dito is Aika. Then 250ml to mga Choy. Nabili ko to sa Red Octagon. I-search nyo lang sa Shopee or sa Facebook. Yung kulay nito is Volcano Brown. Shake lang natin para mag-mix na maayos. Ayan. Para siyang stack na pintura ng Reborn, yung orange. Yun nga pala mga Joy, wala na tayong ihalo dito. I mean, hindi na natin kailangan mag-mix dito na kung ano-ano. So, isalang na lang natin to sa spray gun. Rekta na din. Pwede natin siya i-spray. Spray gun nga pala nagamit ko mga Joy is Aeromax. F75. 1.3 yung nozzle. Ayan, nagtira ako ng mga 80ml ata itong matira. Ayun, spray na tayo. So sa pagbuga mga Joy, kailangan na natin ang tatlong patong, 3 medium coat. So pag sinabing medium coat, hindi makapal. So sakbang nipis lang yung kada patong din. Kada isang patong, 3 to 5 minutes yung interval nila. So tapos yung first coat natin, ito na siya. So maliliit pa lang yung wrinkled, mababaw pa lang. So all good sa mga Choy, tapos na yung third coat natin. Then ayan, yung kulay niya pala is para siyang orange. Parang stuck talaga ng ano, ng Reborn. wait. Pero ganito na siguro talaga kulay ng Volcano Brown mga Choy. Pero tingnan natin to kapag matuyo. Sa palagay ko is medyo dadark pa to ng konti. Kasi hindi to glossy eh, textured to. So medyo dadark to siya mamaya siguro kapag tuyo na. So ngayon naman ang proseso nito sa pagpatuyo mga Choy, sa pagkuha ng magandang resulta ng wrinkled or ng textured is patuyoy natin to ng full cured 100%. So ang pintura na to is slow dry, so kailangan natin ng mahabang panahon dito. Yung sa akin, yung crankcase ni King Bob, 3 days yun bago ko nakuha yung full cured, yung 100% na pagkatuyo. So ito naman mga Choy is 3 days din natin to patuyuin. Pero habang binibilad natin siya, so isa-isahin ko siyang i-blower, i-hit gun. So hit gun lang natin mga Joy, mas maganda talaga kapag mayroong hit gun para pantay talaga lahat yung pagka-wrinkled niya. Tingnan nyo mga Joy kung paano siya mag-react. Lapit lang natin.
So ayan, ganito rin yung itsura niya. So nag-wrinkled na siya. Then nag-iba din yung kulay mga Choy. Kung napapansin nyo, nag-iba. Nag-dark. So ibalik ko muna to sa araw mga Choy din. Yung dalawa naman yung ihitga natin. So ayan mga Choy, lumabas na yung pagka-brown niya. Then napaka-goods, lumabas na rin yung wrinkled niya. Ayun, napakaganda nito. Kala ko talaga orange eh. So ayan mga Choy, binilad ko na ulit sa araw. So, antayin lang natin itong mag full cure mga Choy. So, kailangan talaga natin dito ng mahabang panahon. Bali mga 3 days talaga bago natin makuha yung full cure nito. Katulad nung crankcase King Bob. Kasi itong pintura na ginamit natin mga Choy, ito yung slow dry nila. Pero mayroong isang version nito mga Choy, yun yung fast dry. So, mas mabilis yun matuyo. Pero iba yung mixing nun. Kumbaga ikaw mismo yung magmimix ng pintura. So para naman sa mga walang heat gun, pwede lang naman siya ibilad sa araw mga Choy. Pero dapat is mainitan lahat yung part ng crankcase. Or kung ano man yung nirepent nyo, dapat mainitan lahat ng part para pantay yung pagka-textured nya, yung pagka-wrinkled. So ayun mga Choy, antay lang na So yun mga Choy, antayin muna natin ma-full cured. So balik lang tayo kapag goods na. So ayun na mga Choy, full cure na yung nirepent natin na karang case. Ito na yung kinalabasan. Ayan, parang ano eh, parang lupa. Parang clay na lupa mga Choy. Pero napaka-good sa resulta mga Choy. Ayan, napakaganda ng texture. Yun oh. Ayan, klaro-klaro yung kanyang texture. Napakaganda ng resulta. Yun pa rin mga Choy, medyo dry siya sa camera natin dahil sa effect siguro. Pero sa personal is medyo orange siya na parang clay talaga yung kulay. Ito yung head. Yan, napaka-goods mga Choy. At ayun, medyo natagalan yung continuation nitong vlog na to mga Choy kasi tinanggal namin yung head pati yung bore kasi papalitan lang daw ng 66mm na ceramic bore. Bali, kargahan na lang daw namin rikta para isahan na lang daw yung trabaho. So ayun, nag-order pa kami sa Shopee ng ceramic bore. Then kahapon lang dumating. So almost 2 weeks din to natingga dito. So saktong sakto kasi sobrang tuyo na nito. Full cured na talaga. Ayan. Bali, ang maikakabit muna natin ngayon mga Choy, ito muna ang crankcase cover. Itong clutch cover tsaka itong magneto cover ba to? Tawag dito. Basta itong crankcase, itong dalawa lang muna. Dahil bukas pa ikabit yung bore tsaka yung head. So, tingnan lang natin kung magawa natin yun ng content. 66mm na bore. So, sana magawa natin ng content para magka-idea din kayo. So, yun. Kabit muna natin. So ayun mga Choy, nakabit na. Napaka-goods tingnan sa personal mga Choy. Napakaganda niya tingnan kapag nakakabit.
lalo na sa malayuan mga Joy. Ayan, klarong-klaro din yung white bolt eh. Ayan, kitang-kita yung white bolt natin. Ayan mga Joy, napaka-goods. Yun oh. Yun, napaka-ganda. Lalo na kapag may kabit na yung bore kasi ceramic bore yon, so kulay puti. So mas lalong kikintab to ang makina natin. So mas lalong gaganda yung detailed tingnan, klarong-klaro. Bagay na bagay siya sa white bolts mga Choy. Ayan. Napaka-goods. And then ayun, abangan nyo ang next content natin ito mga Choy. Itong rim set na to is i-disassemble natin to at tatanggalin natin tong spoke dahil i-gear-type natin tong hub. Yung sa truss is nag-gear-type na natin. Ito. Ayan mga Joy, ginawa ko na siyang gear-type. Ako lang yung gumawa nito. Yan, napaka-goods. So gawin din natin tong kalisa-type tong panghuli natin mga Joy. Nakakalisa-type na kasi tong front natin. So all goods na yan, gawin na lang natin tong gear type tong hub. So ayun, gawin din natin to ng content mga Choy. So abangan nyo yung paggawa natin ito. Abangan nyo to. So ayun mga Choy, meron pa pala isang motor dito, hindi pa tapos. Ayan, napaganda ng hub. So ginawa ko din siyang gear type. Ayan, naka gear type na yung front. Napaka goods. So bagong kabit lang yan mga Choy, hindi pa yan napatakbo. Pang daily use lang daw to ng mayari eh. Ayan, so napakaraming motor dito sa bahay. So ayun mga Choy, abangan nyo lang yung next content natin. So ayun, shoutout muna tayo. Ayun mga Choy, shoutout nga pala kay Racho Jose, kay Meljon Campanilla, kay Aldari Alian from Antique, kay Sian Mark Hermendez, shoutout po si Choy. Shoutout din kay Brian J. National from Ligao City, Albay, Bicol, shoutout po. At kay Jumel Carino, kay Virgilio Gallimet, kay RG Melinha from Dabao, shoutout po sa inyo lahat dyan sa Dabao mga Choy. Shoutout din kay Jerry Canilang from Pangasinan, kay Pops Jaito, shoutout po. At kay Daniel Gabo from Sipalay City, kay Joshua Bendita from Zarzaga, Iloilo, tama po ba? Shoutout po sa inyo lahat dyan sa Iloilo mga Choy. Shoutout din kay Nicole Paraiso, kay Vincent Base from Panay Capiz. Shoutout din kay Hamdi Magarang from Kabakan North, Cotabato. Kay Ludil Lanyas from Cebu at kay Dela Cruz Darrell from Laguna. For the last mga Choy, shoutout nga pala kay Nico Alipante. So yun lang muna mga Choy, abangan nyo ang next content natin dito sa in-upgrade natin na project bike. And then sa mga gusto nga pala magpa-shoutout, pasensya na sa mga hindi natin mapili kasi kumukuha lang ako ng mga 10 to 15 person na ma-shoutout natin within 24 hours mula nung pag-upload natin ng video. So ayun, enjoy na lang yung mga video natin mga Choy. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo at i-click nyo na rin ang notification bell para update kayo sa mga susunod natin video. Ride safe sa lahat, peace!